Kapag nasa relationship ka at ramdam mo na nasasakal ang isang lalaki sa'yo, nawawalan niya ng gana, or parang hindi siya masaya, may kulang sa kanya. Maaring may mga bagay na gusto niyang gawin, pero dahil sa sobrang stricto ka na, may mga restriction, may mga bawal na kanyang gawin, na hindi mo dapat binabawal ng kanyang gawin. Hindi ko sinasabi na hindi ka mag-set ng boundaries, or hindi ko sinasabi na mali ka, pero sometimes may mga bagay na hindi mo dapat pinagbabawal na gawin ng isang lalaki. Kasi lagi mong tatandaan na ang relationship hindi lang naman about ikaw at siya. Kailangan niyo din, or kailangan niya din ng ibang tao, ng ibang friend circle of friends, or makipag-socialize ibang tao. Especially kapag yung babae is not masyadong selosa, napaka-needy at clingy, gusto niya nakabuntot talaga sa partner, which is sometimes yung iba okay lang. Pero hindi mo alam, okay lang siguro sa tingin mo, pero deep inside, nasasakal na yan, or napapagod yan. So, kung gusto mo malaman itong tatlong bagay na hindi mo dapat pinagbabawal na gawin ulit ng isang lalaki or magawa niya sa buhay niya, kasi it will help. I'm telling you, makakatulong ito. Kasi kapag nagagawa niya ito, it brings positivity sa kanyang buhay. And maaari yung positivity na yon makakatulong sa relationship niyo para maiwasan yung pagiging toxic niya. So, kung gusto mo malaman, tara, simulan na natin. Anyway, bago ko sabihin, gusto ko lang na makwentuhan muna kita o makausap muna kita. Naintindihan ko kapag in love tayo sa partner natin. Natatakot tayo na mawala siya. In a way na gusto mo, alam mo lahat yung kanyang pupundahin. Gusto mo, ikaw palagi ang kanyang kasama. Gusto mo, kontrolado mo lahat ng mga tao or lahat ng kanyang gagawin. Dapat may control ka, may access ka sa lahat. And hindi mo na mamalayan na nagiging obsessed ka na sa kanya. Kasi ang tendencies kasi ng mga to is that mawawalan siya ng gana sa'yo. Masasakal yan. And hindi yan makakatulong sa relationship niya. Maaring hanggang sa mapagod yan hanggang sa umayaw na siya sa relationship. Kaya, alam ko makakatulong ito. Although, itong video na to, or itong may advice ko, isang may share ko, is that hindi na naman ito sa pilitan. Pero kung alam mo na pwede sa'yo, apply mo. Okay, number one, na hindi mo dapat minagbabawal or hinahayaan mo na gawin niya ito is that bigyan mo siya ng personal space or me time. Sarili niyang oras. Like for example nito, kapag gusto niyang lumabas, mag-mall, or na siya lang, hayaan mo. Or gusto niya na mag-bike na siya lang, hayaan mo. Kung gusto niya na lumayo-layo muna, magpahangin na siya lang, hayaan mo. Please, huwag mong ipilit yung sarili mo na sumama sa kanya. Kasi sometimes, gusto niya ng me time. Gusto na niyang siya din. Siya lang. Especially kapag napapagod na yan. Especially kapag napagod siya tabaho o nai-stress sa mga nangyayari sa buhay at gusto niya ng me time. Please, hayaan mo na gawin niya. Huwag mo siyang kukulitin na naman sa chat or sa text. Kasi sometimes, kapag pinipilit mo na sumama kahit gusto niya ng personal space, maybe sasama ka, pero deep inside, hindi yan masaya. Kasi alam ko naman na most of the time, palagi kang magkasama. Or niyayaya ka. Or magkasama talaga kayo. And minsan nakakapagod din, no? Pati kayo, aminin nyo, kapag palagi yung kasama, yung mahal nyo, is that nakakapagod din, nakakasawa din. Kaya nga, napakahalaga ang personal space, ang me time. Kung gusto niya maglaro sa phone niya at hindi nadidisturb, huwag mo siyang kulit-kulitin, natawag-tawagan. Kung gusto niya na mag-enroll sa ganito, kung gusto niya na mag-business ng ganito, or in short, meron siyang gustong gawin na hindi naman niya, hindi ka niyayaya, is that huwag ka sanang masaktan. Kasi kailangan niya ng me time, kailangan niya ng personal niyang boundaries. Ganin ang tao eh. Alam kong pati ikaw, kung kailangan mo ng personal space din even sa mga accounts mo, sa Facebook mo, hindi sana napapakialaman, especially mga conversation niyo ng parents mo, ng mga kapatid mo, hindi sana napapakialaman ng boyfriend or girlfriend mo, di ba? Kasi personal space ang mga yun. At napakahalaga yun. Hindi ibig sabihin hindi ka na niya mahal agad, pero mahalaga kasi ang mga yun. Mahalaga na may privacy ka din. Mahalaga na may me time ka din, may oras ka. May personal kang oras para sa sarili mo. In that way, nakakahinga.
The problem is that, ang hirap sa'yo mag-release. Ang hirap sa'yo na pagbigyan siya kasi lagi kang takot na mawala siya. Fear of missing. Lagi kang takot na baka ganito, ganito is that meron siyang makagilap na iba, meron siyang mga, you know, may magpapasaya sa kanya. No. If you really love that person, give him a trust. Tiwala ka lang. Kahit sa mundong ito, ang hirap magtiwala, pero kailangan mo magtiwala. At kung nakuha ka magloko, then what are you waiting for? At least nalaman mo na. Diba? Bago pa magdulot ng mas malaking damage, at least nalaman mo. But I'm telling you, if he really loves you, iwasan mo na kontrolin siya. Iwasan mo na nakabuntot palagi sa kanya. Hindi ko sinasabing wrong or mali or kasalanan, pero hanggat maaari. Kung gusto niya, kasi nakadepende din naman sa lalaki. Kung ayaw niya ng personal na space, okay, that's good for you. At least updated ka, alam mo lahat ang gagawin niya. Alam mo lahat yung mga kachat niya. Alam mo lahat ang gagawin niya. Alam mo lahat yung kanyang pupuntahan. Then that's good. Okay? Pero kung gusto niya, please, ibigay mo yun sa kanya. Huwag mo siyang pagbabawalan. Para din sa inyo yan. Para din sa relationship niya. Okay? Number two, na hindi mo dapat siya pinagbabawalan dito, is that, spend time with other people. Dahil sa masyado ka nang selosa, ayaw mo na makipag-socialize siya sa ibang tao, makipag-usap sa ibang tao, especially kapag sa ibang babae. Kasi natatakot ka. Ito ang sinabi ko sa'yo. Hindi ko sinasabi na kasalanan agad. Mag-zealous ka, of course. Pero, wag sana in-away na hanggang sa masakal siya. Pwede na paalalahanin mo siya na mahal, nandito lang ako. Or, you know, paramdam mo sa kanya na mahal mo siya. Paramdam mo sa kanya na nandyan ka. Pero not in a way na pagbawalan mo siya na makipag-usap sa iba. Ito nga ang toxic. Pagbawalan kapag nakita mo na nakipag-chat siya sa iba, which is hindi ko sinasabi na tama. Pero hindi ba mas maganda na tahimik ka na lang? Yung aware siya na alam mo na mayroon siyang kachat na iba pero no, na nahimik ka, mas nakakatakot yun sa isang lalaki. Kaysa yung nalaman mo na mayroon siyang kachat na iba na bubunganga ka na, ha? Gagawa at gagawa yan ng paraan kapag pinadelete mo yon. Gagawa at gagawa yan ng paraan para makipag-usap. Pero kapag nalaman mo at nanahimik ka, mas matakot yan. At kung nakuha niya pa rin na itinuloy, then what are you waiting for? Di naman siya kawalan. May value ka naman. Ang dami pa naman yan, okay? Maybe it's a sign. Sabi ko nga, sometimes kapag ang isang tao iniwang ka, nagloko, it's a blessing in disguise. Actually, si Lord ang gumagawa ng way kasi masyado ka nang nawalan or naubusan or nawala ka na sa landas mo dahil sa mga maling tao na dumadating sa buhay mo. Kung gusto niya makipag-socialize, huwag mo siyang agad na i-judge or huwag ka na agad na magtampo or huwag ka na agad na mag-isip ng kung ano-ano or huwag mo na siya agad batuhin na meron na siyang iba na ayaw na niya sa'yo. Na, you know, don't be mature pagdating sa mga ganyan. Okay? Once again, hindi kita pinipilit. Sasaktan ka man ngayon, pero sinasabi ko lang. So, tatingin mo, hindi pwede sa'yo, then go. Okay? Okay? So, proceed na tayo sa last but not the least na hindi mo dapat binabawal na gawin ng isang lalaki. Number 3, ay to do the things that he used to be. Kasi aminin nyo sa relationship, especially kapag naging committed na kayo sa sitwasyon, parang binagbabawal na or parang bawal na sa kanya na makipaglaro or makipag-basketball or gawin ulit yung dati niyang ginagawa, which is good naman para sa kanyang health, para sa kanyang buhay, yung dati niyang skills, parang nasasakal na or parang nababawalan na. Please, let him do the thing that he used to be. Kasi sa relationship, hindi naman yan. Kapag pumasok ka sa relationship, hindi naman sa baguhin mo na siya. No. May mga bagay na dapat nababago or naayos or nafifix or na-improve, pero may mga bagay na hindi mo dapat binabago sa kanya. Especially kapag maganda naman para sa kanya sa relationship nyo. Kapag nagbibigay naman sa kanya ng positivity. Sometimes he used to be na maging player ng basketball, pero dahil sa selos mo, dahil madaming nagkakakrush sa kanya, dahil magaling siya mag-shoot, pinagbawalan mo na. Eh, you know, hindi ko sinasabi na okay lang or hindi mo siya pagsabihan. Pero kung gusto niya na gawin, andun yung eagerness niya. Makikita mo naman sometimes natatakot lang siguro na magsabi sa'yo, nahihiya. Pero makikita mo sa kanya mukha na gusto niyang gawin, please. Huwag mo siyang pagbawalan. Kung yun yung magbibigay ng
kaligayahan sa kanya. Kasi sometimes aminin natin, hindi lahat ng bagay ay kaya natin maibigay sa partner natin para maging masaya. May mga ibang bagay na nagpapasaya din sa kanila. Para din naman sa inyo yan eh. Like I said, ang isang relationship hindi lang umiikot sa iyo at sa kanya. Hindi lang umiikot sa inyong dalawa. Mas marami pa. Mas malawak pa. Okay? May mas malaki pang mundo na kaharapin. Hindi lang sa inyong dalawa. So, kung gusto niya na gawin yung mga bagay that used to be, ako na nakipag-usap sa'yo, huwag mo siyang pagbawalan. Pagtiwala ka sa kanya. Hindi kanya ipagpapalit. So, that's it for today's video. I hope na meron kayo natutunan. Maraming salamat. Ingat po kayo.